Kaunan, ako po ay si Joy Hesena Barcelon. Kami sa pamaypay ni Nanay ay gumagawa ng produktong tulad nito. Ito po ay mga Buri fans galing sa Camarines Sur. At gumagamit kami lahat retazos ng mga fashion designers, wedding designers. Dating professional photographer si Joy bago huminto sa trabaho dahil sa kanyang kalusugan. Nanatili siya sa bahay at ginamit ang libreng oras para may bagong matutunan. Started as a hobby sa mother-in-law ko at saka ako. She was staying with us. She was 85 years old. Wala kaming magawa. So sabi ko, Mommy, gising. Let's do something productive. Sabi niya, sige. So, yung bumili ako ng mga fans sa Divisoria, meron ako mga lace, mga flowers, and glue gun. So, yun yung ginagawa namin, pampalipas oras. Personally, it's an outlet for my creativity. I'm basically an artist. And then I posted in Facebook. Sabi ko lang, this is what's occupying my time right now. And then, an acquaintance I met in Facebook in the States said, uwi ako in 6 months. Pabili ng 2 dozen. So I was so thrilled. So sabi ko, Mommy, may bibili ng fans natin. And she was so happy. So from there, paunti-unti, nagkaroon kami ng kliyente. Initially, mga friends, relatives. I did not, at that point, it was just a hobby, no? So hindi pa business talaga. So hindi ko pa in-accounting yung labor, raw materials. It was just for the fun of selling. And the fact that somebody appreciated my art. Our market is brides-to-be. Na kailangan nila ng nung pandemic, 70 fans lang kasi 70 lang yung kanilang guests. Tapos after pandemic, 130 fans na. Paghahanap ako ng mga direct source, like in this case, Camarines Sur ang aking supplier from Bicol. 4-5 years na kaming constantly I get from her supplies, easily 100 fans per month. And I'm aware of their problems, like, and sabi ko, can I buy fans na? Sabi niya, ay ma'am, kakabagyo lang, wala pang dahon na pwedeng i-harvest for the Buri fans. It's really it's a relationship with the supplier. Mga fashion designers, wedding gown designers, and they would give me all the retazos. And these are retazos of wedding gowns. So you can imagine how intricate the lace is. So napunta sa akin lahat ng expensive laces. So that's what we use now. Etong mga blue barong, the background is blue barong, comes from a big chain of barong Tagalog shop na nag-donate sa amin ng mga damaged products nila na nasa bodega lang. So rather than mabulok sa bodega nila, they make it a point to donate it na lang to me, so kahit papano, pagkakakitaan pa ng pamaypay ni nanay. Etong mga to are the wedding gown appliques ng isang wedding designer. Binibigay niya sa amin yung kanyang mga retasong appliques. So, nagagamit namin. Kahit ang mga retasos na husi, nare-recycle pa rin natin. Ginagawang rosettes ng mga nanay, and then we use them as appliques. So, three-dimensional yung flowers. So, most of the profit, I roll over kaagad for the new projects. It's either continuing the orders of the clients to finance the next projects, or I go into new products. Because we have to expand . I mean, people can only buy fans so much, so often, right? So I have to come up with new projects. Etong samples ng aming 24-inch na paroles, gawa sa barong Tagalog. Eto naman, made of wedding gowns, kasi meron din sa akin nagre-request na yung wedding gown nila gawin kong parol. Kasi nga, when they bring it out on Christmas, mas, for sentimental value, nakikita ng mga anak nila yung wedding, a part of their wedding gowns kahit papano. Eto naman are made of chopsticks. So these are recycled chopsticks and still the barong material. Naisip namin to kasi marami akong nakikita ng natatapon na chopsticks. Binibigay sa akin yung used chopsticks. So huhugasan ng mga nanay, gagawing parol, bibihisan ng husi, lalagyan ng barong Tagalog na embroidery. Ito ang latest design namin, chopstick stars pa rin, pero talagang fully covered by the barong material. And the one in the middle is the piece from Ilocos Sur. That's has the Belen theme. So this is our latest design right now.
you'll be helping also a supplier in Ilocos Sur. We package it this way. Tapos sa likod, may thank you card pa ng mga bata, gawa ng mga anak ng mga indigent nanays na mananahin namin. Kapuhunan, sa negosyo, mahalaga ang consistency sa kalidad ng iyong produkto at serbisyo. Dahil kung palagian na maganda ang pinapakita mong husay sa publiko, nakabubuo ka ng tiwala sa iyong mga customer.